Hi guys, welcome back to our channel, Mendoza Live! Ayan, so we'll manonood kami, we will watch regarding kay Ash sa Ashmat, so kay Sarah at Matteo na wedding at sa mga issue. Naging ano yung channel natin, ano? Reaction. Hindi, naging ano eh, parang news, ganyan. So, and then after nito, ito yung ano, isang article or isang clip kanina sa TV Patrol. Mga pagsubok na pindaanan ni Sarah at ni Matteo. Then, ang nagsiwalat is yung kaibigan nila. So let's watch and then give me feedback mo ha, tungkol okay sa manangyari, okay? Let's watch! Nasaksihan ni Leti Fuentes ang love story ng mag-asawang Matteo at Sarah Guidicelli mula day 1 hanggang sa araw ng secret wedding. Siya ang relationship counselor ng dalawa sa simbahan. Pusang loob siyang nagpa-interview sa amin para itama ang ilang detalye. Christian wedding ang naganap at hindi civil wedding. Nangyari ang kasal sa Victory Church sa Taguig pasado alas 6 ng gabi noong Huwebes. Ang senior pastor ng Victory na si Pastor Paulo Punzalan ang nag-officiate ng kasal. Sino unang mong nakita? Si Matteo, si Sarah? Sarah, inside the room. Leti, she was so composed. She was all alone ready, in the meeting ready room. She was happy. She was really happy. Pero sinabi niya agad sa'yo na... Yeah. Ay. Na... She's not that there. Nakabilis eh. Okay. Sabi ni Tita, we really decided on this. Present sa kasal ang pamilya ni Matteo at ilang kasama sa simbahan. Kahapon, lumantad sa media ang bodyguard ni Sarah na si Jerry Tamara. Ayon sa kanya, sinuntok siya ni Matteo. Nangyari ito nang dumating ang ina ni Sarah na si Divine sa reception na nagsisisigaw at nauwi pa sa tulakan. Ipinakita pa ni Leti ang pasa matapos matumba sila ni Sarah habang pinipigilan si Divine. Kaya ba may mga bruises ka? Grabe no, parang... ito yung nahulog ako. Paano ka nahulog? Ikasama ni Sarah. Okay. Kasi she was pushed. Kasi inaano niya yung mama niya eh. So, inaabat? Naghahabulan. Eh, I was holding on her. Tapos sa kanya, layo siguro pang din makikami. Gulong. Natumba siya and then for a while medyo... Patikal siya medyo ano kasi nanginginig. Kasi I know, gusto niyang sampalin si Matteo eh. She was ano, ready to fight. No, okay, labot na yun. Yung mama niya. Sober naman. Guiding sobra ka naman yun. Sobra naman. Ano, parang may betrayal. Ganun, sikaw-sikaw. I think meron pa yata. Parang nagmura or something. Kasi magulat ka eh. Nanuntok ba talaga si Matteo? Hindi. Walang brawling doon. Walang baril. May nabasa pa akong baril. Kwento pa ni Leti, noon pa man kinakausap na niya si Divine tungkol sa pagkapakasal ng dalawa. I did. Siya na mismo. I did many times. Si counselor siya. Because what will you do if the two pursue? Basta daw hindi niya tatanggapin. Hindi, grabe. So she was trying to sway me to advise her to stay off from him. I cannot do that, you know. I will only say things and then decision will always be from them. Masalimuot man ang naging ending ng kasal, hindi mabubura ang saya na nakita niya sa mga mata ni na Sarah at Matteo. Matteo was crying. No. Si Matteo really loves her. Sincere so much. But si Sarah, anong mood ni Sarah during the wedding? Oh, happy. Parang nakawala. Kasi, I never have seen her na so confident that day. Talagang nilang pinali ang masakit. Nagbibiruan nga sila dun sa rights na talagang akin ka na. Talagang si Matteo naman iyak, finally, she's mine. I'm so happy for them. Grabe talaga. Malay mo na hindi ko. Finally. Alam yun? Parang gana sa loob ng meat niya. Pero sige. Ayak ako talaga nung nagpagkasama sila. Because that's the completion. So, you know, all these things I was telling her, forget it, forgive your mom. This is just a revelation.
in time, you just pray more. Many people are praying for you. MJ Felipe, ABS-CBN News. So, ano masasabi mo? Ang masasabi ko lang, ang decision siya. So, ayan. Ano masasabi lang? Kasi naging, ano, confidentiality pa naglaban nila yung isa't isa. True. Diba? For me, syempre naman, kung saan ka sasaya, diba? Mm-hmm. After all of your life, more than, almost whole of your life. I hold pala. Na, I mean, you're serving your family. Oo, tas na, parang... Na, tinutulungan mo sila na without any kapalit, di ba? Oh. So, ngayon ka lang sasaya. Ngayon ka lang sasaya. Iba't kakait ano, pa ba sa'yo? Di ba? Alam parang, yan. Hello, 31 na si Sarah, ilan taon na si Matteo, di naman sila teenager na nag... Alam mo yun, nagtumakas. Siyempre, yun nga, magagalit talaga yung magulang kasi nga hindi pinaalam sa kanya. Paano hindi ipapaalam? Pero, hindi nung pinaalam, nga ayaw naman kumain. Ayaw daw. Kaya kasalanan din niya na parang nagrebelde yung isa. Hindi naman pagre-rebelde. Ano yan? Self-decision na ano yung kakasaya mo. Isipin mo, ilang taon na sila. Tapos, after all of a sudden, ganun pa rin pala. Na ganun pa rin kahigpit si Mami Divine. Ano, respect to the parents, pero syempre kung ano man ang gusto ng parents, eh naman talagang nakatama. Pero hindi sa lahat ng bagay. Since meron ng sariling pag-iisip, lalo na 31 na si Sarah, Diyos ko. Kay Matteo, open naman sa family niya. So. Meaning nun, wala siyang tiwala kay Sarah. At kay Matteo, pero for sure magbago naman yung isip niya ni Mami Divine. Mami Divine, alam mo na. Ako, wala na siyang magagawa. Done na. At tatanggapin na lang niya. Pero diba? Pero after ng commotion, meron pang team rider niyo ako. Mm-hmm. So, So, umpisa lang yan. Siyempre, dabda. Denial mo na. Pero hindi. Matatanggap nila yan sa panahuli. For sure. But we're happy for them like us. Magka-3 years na rin kaming married. Aww. Without any control or something. So, full support ng aming parents. Yan, so. Ang sarap din kasi sa pakiramdam na parang wala, alam mo yun, okay sa family mo, family. May blessing. May blessing. Pero, syempre, yun na nga, kung saan sasaya si Sarah, isipin niyo freedom, parang nakawala sa prison. Panigurado naman, hindi naman nagkulang si Sarah sa pagtulong sa family niya. So, why not na sa sarili naman yung isipin niya. Diba? So, happy for you guys, and... God more anaks to come. On your married life. Yeah. God bless and good luck. Thank you. If you like this video, just don't forget to click like, share, and subscribe. Peace. Bye. Sarah Ashmat. Sarah G pa rin naman siya. Mm-mm. Sarah GG.